Konnichiwa, Japan, and hello, Philippines! So for today's video, guys, i-share ko po sa inyo kung ano-ano ang dapat gawin during Japanese interview at kung ano-ano ang mga tanong na dapat ipasa during Japanese interview. Nakakilala sa akin, ako po si Ivy Villegas. Isa po akong vegetable picker dito sa Kumamoto, Japan. Japanese interview, kailangan po nating paghandaan ang bawat bagay kasi po, hindi ho basta-basta ang Japanese interview. So, ayan, number one is yung physical appearance. So, pag nag-a-apply tayo ng trabaho, kahit dyan sa Pinas or kahit sa amang bansa, is kailangan po talaga is presentable tayo tingnan sa harap ng employer. Kasi, kung pangit tayo tingnan, paano tayo makukuha? So, dito po sa Japan, is kailangan po na presentable din yung suot mo, pati yung mukha mo. So, galing sa taas, papuntang baba, is kailangan po presentable kayo. So, sa lalaki naman, is kailangan naka-clean cut, walang bigote. Sa suot naman, is kailangan naka-polo shirt or kailangan yung may kwelyo kayo. Sa baba po, mas better po yung black na slacks. Or kung wala naman kayong slacks, pwede naman maong, basta hindi siya tattered or walang butas-butas. And syempre po, mag-shoes kayo. So, bawal po naka-chinelas during Japanese interview. So, sa babae naman, usually kasi sa atin is nagme-makeup. So, hindi maiwasan sa mga babae na nagme-makeup. So, para po sa akin, yung tip ko po is natural na beauty lang po. So, wala ho kayong makeup. Kung gusto nyo pong magkilay, pwede kayong magkilay, but light lang. Hindi talaga yung sobrang kilay talaga. So, sa buhok naman, para po sa akin, mas better yung nakapusod kayo. Or kung maganda naman yung buhok nyo, pwede din siyang nakalugay. Pero mas better po talaga is yung nakapusod. Next naman is no accessories. So, bawal ho kayong magsuot ng kahit anumang accessories. During interview, yung setup po ng room na papasukan nyo po is meron pong tatlong klase. Yung sa harap nyo po is yung employer, tapos kayo, then yung sa gilid is yung interpreter na ibibigay ng agency during interview. So yung sagot nyo po is pwede nyo pong sagutin as English, pwede nyo din sagutin as Tagalog. Pero kung confident kayong magsagot ng Nihongo, is pwede nyo ding sagutin ng Japanese.
during question na ibabato ng employer is itratranslate yan ng translator. So wag na wag ho kayong mag-alala or manganga during interview kasi ipapaliwanag naman ng interpreter sa inyo ang bawat question. After po, naka-set up na lahat, andyan na kayo sa harap ng employer. Ang una-una po talagang gagawin is mag-self-introduction kayo isa-isa o yung tinatawag natin na Jeko Shokai. So yung Jeko Shokai naman, hindi naman siya literally na lahat talaga ng detalye, as in yung parang lahat ng details sa resume mo is sasabihin mo in front of employer. So ang kailangan mo lang sabihin is, una is yung greetings, pangalawa is yung pangalan mo, edad, taga saan ka, yung status mo, at dozo yoroshiku onegai shimasu. So dapat nyo pong pag-aralan yung self-introduction o yung Jeko Shokai in Japanese kasi plus advantage po yan na, sa mga employer na at least yung pagpapakilala nyo po sa sarili nyo is kaya nyo pong sabihin sa lingwahe nila. For example po, ang sinabi ko po dun is Hajimimashite, bawo po kayo. Watashi wa Ivy Villegas desu. Ivy to yonde kudasai. 30 sai desu, dokushin desu. Piripin kara mairimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu. So yung isha-share ko po sa inyo is ito po yung basically na itatanong ng mga Japanese employer during Japanese interview. So una-una na po dito is, bakit nyo pong gustong magtrabaho sa Japan? So yung sagot po natin is dahil po gusto nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, dahil po gusto nating mabigyan ng magandang or yung pangangailangan ng ating pamilya or mapag-aral yung ating kapatid. So lahat po mostly sinasagot is para po sa pamilya kung bakit talaga tayo nagtrabaho dito sa bansa nila o gustong magtrabaho dito sa bansa nila. Para po sa akin, it's a big no or dami po ang sagot ninyo. Kasi mostly po talaga na sinasagot yan ng mga trainee or yung mga nag-a-apply. Pero para po sa akin, number one tip ko po is dapat po yung sagot nyo is related po sa culture nila or sa Japan. Kasi po, pagdating dito sa Japan, or mostly mga Japanese people, is hindi po nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Japanese people is independent po sila. Kaya po nilang sustentuhan yung pangangailangan nila. Kaya po, kahit matanda na sila, ay nagtatrabaho pa rin sila. Ayan guys, ay wag na wag niyo pong babanggitin yung kaya po kayo nagtatrabaho dito sa Japan, is para po sa inyong pamilya. Kasi po, ang mga Japanese people is mga independent po sila. Hindi po sila nagtatrabaho para mabuhay yung pamilya nila, yung magulang nila o yung mga kapatid nila. So dapat po yung sagot natin is konektado pa rin sa interest natin dito sa bansang Japan. So para po sa akin, yung sagot po is gusto ko pong matutunan yung agrikultura, pag kayo po ay farming, yung agrikultura ng Japan, at pagka-uwi ko po ng Pinas ay mai-apply ko po ito sa bansa natin in the near future. Yan po yung dapat nyong isagot. Para naman po sa may mga anak, pwede nyo ding isali sa sagot yung gusto nyo pong mabigyan ng magandang edukasyon yung anak nyo in the near future at mabigyan sila ng magandang buhay. Meron din pong tanong kung bakit Japan ang gusto nyong or gusto nyong napiling pagtrabahuan. So yung sagot naman dito is, ang Japan po is number one sa technology or napaka-advanced po ng teknolohiya nila. And in terms po sa pagtatrabaho is napaka-workaholic po talaga ng Japan. And lastly is napakabait po at respetado ng mga Japanese people. Meron namang tanong na, magkano ang gusto mong sahod? So syempre po, galing tayo ng Pinas. Alam naman po natin yung rate ng Pinas is napakababa po talaga yung 8 hours natin.
So, pag nagbanggit po kayo ng gusto nyong sahod, is huwag naman po nating masyadong taasan. Dapat lang po is mababa lang po. So, pwede nyong din sagutin na gusto ko po 20,000, 30,000, 40,000, or 50,000 pesos. So, dapat po nagre-range lang siya sa 30,000 pesos o 40,000 pesos. Huwag na huwag nyo pong taasan yung standard nyo kasi po alam naman po natin na dito sa Japan is malaki talaga ang sahod nila i-compare sa sahod sa Pinas. So dito po, bawat oras po ang binabayaran sa inyo, hindi ho isang araw. So huwag nyong taasan yung gusto nyong average ng sahod kasi baka madismaya yung mga Japanese na ang laki naman ng gustong sahod dito. Baka hindi nila ma-meet yung standard na gusto mong sahod. Meron din pong tanong na kung may problema sa Pinas, uuwi ka ba? So ang sagot naman ito is hindi po. Hindi po ako uuwi. Tatapusin ko po yung kontrata o tatapusin ko po kung ano ho yung napirmahan kong kontrata, itatapusin ko po. Kahit ano pa man po ang mangyari is hindi ho ako uuwi kasi po ito po yung pinangarap ko na matagal na. Kasi po nung nag-sign ako ng kontrata, natatapusin ko po yung 3 years, itatapusin ko po yung 3 years. Hindi ho ako uuwi kahit ano pa pong mangyari sa Pinas. Meron din pong tanong na kaya ba nating makipagsabayan sa iba't ibang lahi? Tayo pa ba? Tayo pa bang Pinoy ang hindi kayang makapagsabayan sa ibang lahi? Siyempre po, ang sagot dyan is yes. Kaya ho nating makipagsabayan kahit ano-ano pa yung lahi ang makasama natin sa trabaho. Kasi po, yung ugali po ng Pinoy is kaya nating magtimpi. Kaya nating hindi sabihin yung nararamdaman natin sa ibang lahi. So, tayo po, in terms sa lingwahe, is kaya po nating mag-Ingles. Yan po ang advantage ng mga Pinoy pagdating dito sa Japan. Meron ding tanong na, what is your last job? Or, maino shigoto wa nandesu ka? So, ang isasagot po natin is yung simple lang na trabaho. Kasi po, hindi naman po talaga alam ng mga Japanese employer kung ano talaga yung trabaho natin before tayo nag-apply. So, pwede po natin sabihin is, ako po ay naging sales lady sa isang mall. Ako po ay isang tendera ng cellphone. Ako po ay isang merchandiser sa isang supermarket. Yan po is pwede nating sabihin. Huwag na huwag nyo pong sabihin yung detalye talaga, as in buong detalye na experience nyo. Ako po ay isang manager, ako po ay isang supervisor na isang malaking company na ganito, ganyan, etc. at etc. So huwag na huwag nyo pong babanggitin yung standard o kung saan man kayo nanggaling na trabaho. Kasi po, baka po hindi maano ng employer na oh, manager pala to, hindi to sanay sa trabaho. So, ba't ko kukunin yung isang manager or yung isang doktor, nakapag-doktor na, sa trabahong sample farming? So, ano bang idea or ano bang experience ng taong to kung ba't ko kukunin siya para maging isang farmer? Kasi po, mostly sa mga Japanese employer, is tinitingnan nila yung past na trabaho ng isang trainee or yung isang aplikante. Kasi po, pag nagsabi ka na ikaw ay isang manager, ikaw ay isang may-ari ng malaking company, anong turing nila sa'yo or anong tingin nila sa'yo? Wala kang idea or wala kang experience in terms of farming, in terms of food processing, or iba't iba pang trabaho dito sa Japan. So dapat po talaga ang sabihin niyo po ay yung normal lang na mga trabaho o yung mga basically na trabaho na dapat talaga tulungan ng mga Japanese government. Kasi po, marami akong kilala ditong mga farmer or nasa ibang category na puro graduate sila, guys. Teacher, nursing, may engineering, pero
napili nilang magtrabaho dito sa Japan as a farmer kasi nga napakalaki ng sahod dito sa Japan. Yan. May tanong din po na ano yung strength and weaknesses nyo sa trabaho? So yung strength po natin is sabihin mo talagang ako'y masipag, ako'y malinis magtrabaho, at ako po ay pwedeng magtrabaho sobra sa 8 hours. Kasi po, alam naman po natin kung paano po magtrabaho ang mga Japanese people. Sila po ay napakapulido at napakamalinis po in terms sa pagtatrabaho, at yung oras ng trabaho is hindi lang 8 hours. So alam naman po natin na yung mga Japanese people is very workaholic po sila. Wala silang pakialam or kangkinay sila sa oras ng trabaho. Sumusobra sila ng 8 hours, 9 hours, 10, 11 hours, 12 hours, o kahit ano pa yan. Kasi nga, workaholic ang mga Japanese. So pwede nyo pong sabihin as a strength yan. So yung weakness naman, kung wala kayong maisip, pwede nyo lang din sabihin na mahilig kayong gumala. So, syempre po, interesado din kayo sa kung anong magagandang place or anong mga magagandang pwede nyong bisitahin dito sa bansang Japan. Number one po nating isipin na laging yung sagot natin is konektado po sa interest ng culture ng Japan. At konektado din po sa ina-applyan nating trabaho dito sa Japan. During interview po, huwag na huwag po nating kalimutan magdasal. So, magdasal po tayo, nagabayan tayo ng Panginoon para maipasa yung Japanese interview. At kapag sumasagot, always eye-to-eye contact. So, huwag kayong tumingin kahit saan. So, pag nakakalimutan nyo sumagot, mag-stop ng ilang segundo at sumagot. Kailangan po direct to the point kayo pag nagsumasagot sa mga question. Hindi ho kailangan ng mga Japanese yung mahabang sagot. Kailangan nila is direct to the point talaga at confident po kayo sa sagot. Kaya natin isipin, pag nagki-question yung employer is kailangan po tayong naka-eye contact sa kanila. So dapat po yung mata natin is nasa kanila. Iniintindi po natin yung tanong nila sa atin. So wag po sa iba nakatingin. Dapat direct ka lang talaga kung sino ho yung nagsasalita. Ayan guys, huwag po tayong puro salita lamang. So dapat po gawin nyo. Kung gusto nyo pong makapunta dito sa Japan, eh dapat umpisahan nyo na. Ayan, kung bago ka pa sa video na to, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. At pwede po kayong mag-comment down below kung ano po yung gusto nyong i-content ko for the next video. Ayan. Nagtatanong po na pwede ho bang couple mag-apply dito sa Japan? Yes, pwede pong mag-apply yung couple dito sa Japan. Hindi lamang natin alam kung sabay kayo sa isang company or iba-iba yung company. Pero pwede ho kayong mag-apply as a couple. Kasi po, meron pong bagong dumating sa amin dito sa kaisya namin, sa company namin, na mag-asawa. So, na-hired sila on the spot. So, isang company lang pinagtatrabuhuan natin. Diba? Napakaswerte nila. Meron ding tanong is, hanggang ilang height po ba ang pwedeng mag-apply dito sa Japan? So, dito po as a farmer is depende ho yan siya sa employer. Merong gustong matangkad, meron ding pong gustong maliit. So, hindi ho natin alam talaga yung qualification na gusto ng employer. Pero at least 4'11 po yung height. So, ayan, pwede po. And may tanong naman po, paulit-ulit, kung pwede bang may tato. Yes, pwede hong may tato, basta wag lang yung super daming tato at visible. Kasi, para kasi sa mga Japanese, pag may tato ka, parang iba yung tingin nila sa'yo. Parang waroy ka sa kanila. Pero, kung hindi naman nakikita, masyadong nakikita, eh, pwede na yan. Kasi, may mga kilala ako dito na may mga tato. Pero maliliit lang. Yan, may nag-message din sa akin na isa daw siyang teacher sa Pinas at gusto niya mag-apply ng trabaho dito sa Japan is a teacher. Yes, pwede ho kayong mag-apply ng teacher dito sa Japan. Pero mataas-taas ho talaga ang proseso pag nag-a-apply kayo. Kailangan niyo po ipasa yung GLPT
kailangan po kayong maging end passer at yung English parang test na gagawin sa'yo dito sa Japan. But pwede ho kayong mag-apply. Ayan, meron po akong pinost sa Facebook. Pwede niyo pong bisitahin yung Facebook ko, Ivy Villegas. So ayan po, may pinost po ako dyan, iba't ibang agency. Pwede ho lahat sendin nyo ng resume. So wag po kayong mag-focus sa isang agency. Kasi po, hindi lamang ikaw ang in-entertain ng agency na yan. Marami po kayo. So, para po sa akin, sendin nyo po lahat ng resume yung pinost ko po ng mga agency. Para sa mga aplikante po natin na gustong makapagtrabaho dito sa Japan, kung malapit po kayo sa agency, para po sa akin is mag-walk-in na lang po kayo or mag-direct kayo sa mismong agency talaga. Kasi pag nag-send din kayo ng resume sa Gmail nila, hindi po talaga kayo basta-basta nakikater kasi napakadami po talagang nagsisend ng resume. So para po sa akin, kung willing talaga kayo or super effort talaga kayo, mas better po na bisitahin nyo po yung agency nila. Para po sa mga nag-message sa akin sa Facebook, sa page ko po, kung kumusta na ba daw yung sinend nila na resume. So, paalala lang po, hindi ho ako konektado sa agency. Ako lang po ay tumulong sa inyo or nagbigay ng tips or nag-share sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Pero hindi ho ako nagtatrabaho sa agency. So, yung update naman po is antayin natin na mag-update yung sinendan nyo ng email. Kasi mag-update talaga yan sila. So, kailangan lang natin ng mahabang pasensya. Huwag ho nating madaliin ang lahat. Ayan, sana po naka-inspire yung video na to at nakatulong po sa lahat ng mga aplikante na gusto makapagtrabaho dito sa Japan. Sana po gabayan kayo ni Lord at nakasanyo po yung loob nyo at pananalig. Matane!